Nagpaplano ka ba na magpapagawa ng To Story House? So dapat mong panoorin ang video na to para magka-idea ka kung magkano ang budget na dapat mong pag-ipunan. Film me. Ayun mga kapurman. So, isa ito sa project natin mga kapurman. Ano? So dati na itong mayroong structure dito. So itong portion na to, mayroong kabilyada na ng mga biga. At saka may poste na rin kung mapapansin yung mga kapurman. So itong ginawa namin dito, ito lang, itong scaffoldings na to. Then maglalagay na kami ng slab sa taas. So dati nang nagawa yung mga bakal na yun mga kapurman. Bali sumalo lang kami dito sa trabaho na to. Kasi medyo may problema sa unang nagtrabaho. So ayan mga kapurman, naglalagay na kami ng mga sahig. So pinulik board yung gamit natin dito na 3-4 pang sahig. So hindi siya katulad ng mga ginagawa natin na steel deck. So sa mga ganyan kasing klase mga kapurman, yung mga paraan natin nagbabase tayo dun sa kaya ng client, yung budget. Kasi unang-una naman talaga budget ang dapat nating i-consider dyan. At saka nirerespeto natin yung decision ng client kung anong gusto nila. So yun mga kapurman, kung nagpaplano kayo na magpapagawa ng bahay, kapag to story house katulad nito, ay ready ka na dapat sa malaking gastos. So ito mga kapurman, share ko lang tong ginawa namin dito. Nasa cantilever na kasi ito. Kumbaga nasa kanop yung banda. Naglalagay ako dito ng PVC na in-slice namin, hinati yung 1/2 na PVC pipe. Ayan. Para yan mga kapurman sa grooving. Para yung tubig mula dito sa labas, hindi papasok sa loob. So, may purpose yan. Dito naman mga kapurman, ayan yung mga tropa natin. Busy sila. So ayan, may ano na pala dito sa kabila. Mapapansin nyo, may slab na yan. So dyan na portion, naiwan yan. At saka naiwan nung unang gumawa, kumbaga. So kami nang sumalo dyan. At ayan mga kapurman, yung lapad nyan nasa 6.5 meters by 10 meters. So pahaba. At saka itong may opening na to, hagdanan yan dito. So, meron na rin yung abang. May nilagay na yung mga ano natin dyan. Tropa. So dito naman, sa kabilyada namin, so 10mm lang yung gamit namin. Pero ang distance dyan ay nasa 12 centimeters lang. Kwadrado yan. Ito. Medyo may problema sa unang flooring, hindi masyadong pantay. So aayusin din natin yung mga problema na yan. So inaayos natin yan pagka tayo ay sumasalo sa unang nagtrabaho. Kung may mga problema ay talagang inaayos natin. Ayan. So ayan mga kapurman, ang lapad nito, ulitin ko, nasa 6.5 meters by 10 meters. So, nasa 65 square meters ito mga kapurman. So, babawas lang natin yung opening dyan sa hagdan. Nasa 5 square meters din yan. So, kung susumahin natin, yung bubuhusan lang natin ay nasa 60 square meters. Saka ang kapal yan mga kapurman, nasa 12 cm yan. Yung kapal na binuhos namin dyan. Usually sa mga nagbubuhos ng ganyan, nasa 4 inches o 10 centimeters ang kapal ng buhos. Pero sa amin, ginawa namin 12 centimeters. So, mayroon namang iba dyan na portion siguro, aabot ng 13 centimeters. Sapagkat hindi naman perfect yung floor level natin. So, talagang mayroon diferensya yan. Naglalaro na yan sa mga 1 cm. So ulitin ko lang mga kapurman, ang trabaho namin dito ay naglagay ng kami ng
slab, forma ng slab, scaffoldings, yung mga kabilyada ng beam, nabuo na yon. So ang dinagdag lang namin dun yung mga extra bars, kasi kailangan yung mga extra bars doon. Siya nga pala mga ka-foreman, bago natin tapusin ang video na to at nagustuhan nyo ang content na to, huwag nating kalimutan na i-like and share para magka-idea naman yung iba. At syempre, huwag nating kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel at pindutin ang bell button para mas lalong updated po kayo sa i-upload natin ng mga bagong video at tungkol sa pagpapagawa ng iba't ibang klase ng pangarap niyong mga bahay. So tuloy tayo dito mga ka-foreman. So dito, bago natin ito iwanan, dapat talaga bulihin natin ito ng paulit-ulit hanggang matuyo. So dito sa bandang kaliwa natin na tuyo na, nakatatlong ulit na yan na pagbubuli. So binuburnel natin. Importante kasi yan, kasi dito, to story ito, pero dito sa itaas, matagal pa ito bago maituloy. So mananatiling rope dig ito mga ka-foreman, sa hindi pa alam kung hanggang kailan na magiging rope dig muna ito. So dapat hindi mag-leak sa ibaba. So sinisigurado natin yan na hindi mag-crack yung flooring, yung bagong buhos, para hindi tatagos yung tubig sa ibaba. Ito yung mga nagawa dito sa nauna pang nagtrabaho dito. So para sa kaalaman ng lahat mga ka-foreman, pangatlong contractor na ako dito. So yung nauna at pangalawa, syempre ayoko nang sabihin, so ako na yung pangatlo. So baka sa susunod makabalik pa tayo dito. Ibig sabihin maganda yung gawa natin. Kasi yung kontrata namin dito, hanggang buhos lang kami ng slab. Itong slab na to. So, nakakontrata ito sa akin ng labor and materials. So, bubuhusan natin yan. At kasama na yung mga scaffolding sa ibaba. So, nakakontrata ito sa atin ng 140,000. So, labor and materials yun mga ka-foreman. So, ibig sabihin, doon sa sukat na 60 square meters na bubuhusan at may dati ng kabilyada ng mga biga, ay gagastos kayo ng 140,000 sa ganito kalapad na slab